Hit eh. Oh, sige, pasok ka sa akin. Oh, balik tayo sa base. Pwede, no? Kay Glue. Gusto mo, pwede, ha? No? Gusto mo pala, ha? Sumakay na. Tignan natin, ladies and gentlemen, kung kakayanin ba ng SNP lineup na Sanib and Patong Technique. Oh, my. Dito ng Signal Ultra. Dahil Rob Luna, yung prediction mo kanina na Chang O, nakuha natin. Oh. Binigay dito sa Onyx PH. Medyo, kung iisipin mo, kompleto, regados dito ang side ng Onyx PH. They have this link that could work early even going into late game. Pwede magpalit ng strategy. Meron sila ritong scaling na hero. Itong Chang O na to just could simply hold the line. Tapos papansinin mo, si Dilar, lamang siya sa 1v1 situation na yan, yeah, sa laning phase against this Ruby. Lamang siya dyan, level 1. Mm-hmm. Uy, pero naku! Biglang nag-go-onic pa si Kyrie. Partida, wala pa siya dun sa sitwasyon na yun. Jay, nakuha yung first blood dito kay Imba DJ. Sabi ni Jay kasi, et ako yung tunay na Jay eh. Oo, siya talaga may yung... May Imba di ka kasi. Imba, oo. Siya, Jay lang, no? Talagang straight to the point. Pero I really like to point out yung paglagay doon ng abyssal trap ni Kyrie. Ni Kyrie. Kasi alam niya na hindi pa tapos kumuha ng purple buff dito si Janus, given walang nag-leash din naman sa kanya. Kaya nga. So ngayon, well, kinuha ni Jay. Dinaanan ni Jay, nakuha yun. Pero another pick off dito, man, Jane, on the mid game, or on the middle lane. Yeah. Tsaka kasi kung iisipin mo, kung meron kang back siya na kampi mo, mm, mapapabilis din kasi yung kuha ng ano eh, ng jungle. Dalawa yan eh, back siya at saka si Lena. Oo. So mauuna at mauuna talaga si Hate dito, mauuna sa 4. Tignan mo, 4 na siya, 3 pa lang si Janus. Pwede mo kasi ano eh, no, i-leash ng, lalagay mo lang yung dalawang abyssal trap mo, tas given itong si Jay, pwede niyang spam lang yung kanyang shield of spirit para oo, makuha. So kung papansinin mo nga, ginugulo niya na rito si Janus. Oo, binabato-bato niya lang ng gulong eh. Oo nga. Ginugulong-gulong niya lang dito. And ngayon, madi-delay ang Signal Ultra. Gusto sana ng Signal Ultra sila yung mag-snowball. Ikaw nagsabi nito, Rob, eh. Kapag yung Roger na-delay, para bang bandang late game, wala ng damage. Mahirap, mahirap para sa side ng Roger. Given kasi medyo mapapalitan din yung itemization. May you would want, sa mga nakikita ko mga successful na Roger, may kita ka kagad dyan ng mga After the Raptor machete. Minsan, di pa nga tinutuloy kagad. Parang mag-win talker muna, then going to endless battle. Crit muna, crit kaso, muna. Kaso, pagka ganito, medyo kakapusin. Kung papansinin mo nga rito, sobrang libreng-libre lang yung mga members dito ng side ng Onyx PH. Look at Barky. Inu-ultimate niya na kahit wala ng kalaban. Yun nga eh. Galit na siya sa hangin. Speaking of galit sa hangin, galit din dito. Si Janus, ano sinasabi niyo, Kuya Rob Luna, na wala pang damage? Meron naman. Meron na nga. Meron naman. Nagalit na si kaibigan Janus with Keke Dot and with Rhea in the top lane. Medyo tricky to, Manjin, sa bottom lane. Ha? Hindi pa level 4 si Imba DJ. Oh. Onyx PH, pwede nilang i-force tong teamfight sa baba. Pero ngayon, mapapansin mo rito, early stages of the game, yung impact dito ng isang Selena given itong si Kyrie, talagang yun yung nagpapahirap specifically doon sa Roger ni Janus. Ito yung binanggit nga natin kanina eh, na may ganitong ability si Kyrie on this type of mages na kaya talaga. Remember, Selena can do outplays. Yes. Madalas, di ba? And yeah, ang ganda ng transition dito ng Onyx. Nag-give up nila yung top lane. Unfortunately for Signal, wala kasing minions doon. Yeah. Kung may minions doon, basag yung tore na yon. So mapipwersa ngayon yung Signal bumaba. Meanwhile, yung Onyx, may minions kasi silang kasama. Nagre-ready sila ngayon doon sa mirror play, doon sa baba. Totoo, totoo. And given, ha, kung sa pagkakakita ko doon sa mismong tore, eh, na-deplete na rin mismo ni Marky yung mga energy shield. Oo, ginamitan niya na ulti eh. Oh. Kahit hindi tumatama. Oo, hindi tumatama. Hindi, most likely, naubos na kasi yung mga minion doon. Sinubukan niya. Oo, kung pwedeng tumama doon sa to. Alam mo naman si Kuya Marky with 5 for a Y, di ba? Trinay niya eh. Kitang-kita sa camera eh. Yun pala yun. Yun pala. Ubos. Ito. Uy, grabe yung combo. Grabe, no? Yung pag-shield of unity, yung sobrang split second nung stun na yun, ha? Oo. So, alam niya na tatama. Kumbaga, sabi ni Kuya Jay, par, tatama. Bago pa mag-collide, pak! May pumapana na. Pinabato pa lang ni... gumugulong pa lang si Jay. Mm. Bababa lang si Jay. Tapos stun ng shield unity.
Pumana na, nirelease na ni Kyrie Malahok. Ay! Nirelease na. Quick release. Quick release. Quick release yun. Eh, oh. Yung precision kasi talaga ni Kyrie with yung mga ganitong paggamit ng silina, talagang on point. Quick release, fast release, pare. Oo nga. Para kay Kyrie dito. Alam mo, ito pa ang dilema dyan eh. Flicker tong laban na to eh. So labanan to talaga ng iwasan. Ayun na nga eh. O, tignan mo, sabi ng Onyx, nung nagback na nila sa bottom lane, ang dami lang nakuwang mga crucial pickups dito. So, the point na nabibigyan ng farm sila isa't isa. 11,000 na yung pera nila dito, pare. For now, kailangan nang gumalaw ng signal kasi lagi silang nauunahan yun sa turtle. Kailangan talaga nilang mag-force ng ano dito. This turtle, they have to contest this one man din. Kasi unti-unti na naman na nakikita natin yung snowball effect ng lineup ng Onyx PH. Ang ganda ng positioning ng Paquito doon. This would be a good flank para sa side ng Onyx PH. Ay, hindi nakita. Hindi nakita dito yung person ni Dlar. Sneaky. Sigler. Sneaky Serna. Sneaky Serna. Si Jay. Ayun na. Ayun na. Sumapak. Umapercut. Left jab. Right jab. Si Janus dito sinaliban. Naging werewolf si Janus. Mala Michael Jackson. Habang si Jay ngayon dito. Ayan ang inert-ngert. The sanib and patong technique. Pero grabe si Kyrie doon sa gilid. Pumana. Habang nandiyan si Hate with the Tempest of Blades. Pero hindi nabatay. Dito, ang Signal Ultra may pagbawi. Ang Signal Ultra dito. But Kyrie, pumapana. Sa pool ka na naman. Ayaw pa uwiin. Ayaw ni Kyrie. Oh no. Grabe. Ebark, ika nga. Pero, we're not gonna lie. Signal Ultra, nakabawi sila doon sa teamfight na yun, Manjin. Yung combo rin kasi nila eh, the sanib and patong technique eh. Ibang klase. Hindi mo alam kung pag dinatarget mo na yung Angela or pag dinatarget mo na yung glue, mawawala na lang bigla sa mapa eh. Tapos hindi mo na alam kung sino nga talaga nga. Kumbaga, pwede mong ibuhos yung damage mo rito kay Kekedad, pero make sure na mababurst mo siya. Kasi kung hindi, papatong siya sa'yo. Even with the Angela, pwede rin siyang magano, pumasok o sumanib ka agad kay Janus. Yun nga, Kuya Rob Luna. Pero no matter what, doon sa sinabi natin, Kuya Rob Luna, na nahihirapan yung Onyx in terms of macro objectives, ang daming nakuha ng Onyx. Si Marky, kakampi niya ng sarili niya sa baba. Nakuha niya yung orange. Tapos nakuha pa ng Onyx yung turtle. Exactly. Pero so far dito, Manjina, given that it's almost a 3,000 lead para sa side ng Onyx PH, si Aqua Boy hindi masyado napapansin. Nagkakaroon siya ng magandang farm. Nakuha niya na kagad yung kanyang Clock of Destiny, and this might be an X factor for Signal Ultra laban sa Onyx PH. Mapapansin mo, medyo squishy kahit papano yung ibang members dito ng Onyx. Pwedeng pasukin yan mamaya ni Aqua Boy. Totoo, pero siya yung pinasok. Ayun na naman yung combo. Nakita mo yung combo? Parip! Binabato pa lang ni Jay yung sarili niya. Nasa ere pa lang si Jay. May pana na lumabas. May mga meteor shower pang nilabas si Marky. Exactly. The combo is real. Nako. Pero ito, Kuya Manjin, no? Gusto ko lang ding makita dito sa laban na to. Like, Imba DJ, sumanib siya kay Kekedat. Sabay pumatong si Kekedat. Grabe yung triple patong yun. Triple patong yun. Ano yun? Yun ang tunay na sanib and patong technique. Oo. Kumbaga na yun, abot mo na yung ano, in the zone na kayo noon, mga ganon. Yun yung tunay na may bumubulong na demonyo at bumubulong na anghel. Ay, mamimili ka na lang sa dalawa kung sino ang tunay na, kung sino susundin mo. Kapag nangyari. Oo nga. Eh, kaso mukhang malabo pa sa katotohanan mangyari. Bakit, Rob Luna? Bakit? Kasi napipitas yung Signal Ultra with a Planggana and Arrow combo. Kung meron kayong sanib and patong. Grabe eh, no? Sagasa at pana yung nilalaban ni Kyrie at ni Jay dito eh. Grabe din yung ano eh. Yan na naman, yung gulong ni Jay eh. Oo eh. Diba? Iba yung pick-up ability dito ng Onyx. Ang bilis eh. Kaya kinombo dati ang Baksha at Ling. Kasi may pareha silang capability to roam quickly. Ang bilis nga ng mobility, no? Gulong-gulong ng si Jay. Pag meron siyang tinamaan ng kanyang Shield of Unity, ang bilis din nung chemistry with dun sa pana. Tapos pwede pang makarespondi ka agad si Hate. Oo, may ano si Hate eh. May akyat-akyat si Hate eh. So, nako. With that, nalulugi ang Signal Ultra in terms of macro play, pare. Ito na yung sanib ni Kekedat. Ay, tatry na nila! Ito na! Susubukan nila! Hindi kinaya! Hindi pwede, sabi dito, ng Onyx Philippines! They will now take down Imba DJ and Kekedat. Isama mo pa si Rhea. Three heroes have fallen para dito sa side ng Signal Ultra at si Jay dumidrifting na lang. Grabe, first time in forever, man, ginakita natin yung combo na yon, yung kay Kekedat, sabay pumatong si Imba DJ, kaso wala eh. Walang kagat eh, walang ano eh. Parang ano lang eh, parang umalis ka dyan. Parang ganun yung sabi dito ng Onyx PH. Hindi pwede, sabi ng Onyx PH dito.
Kahit na magpatong-patong pa kayo. Nako. Kahit na magsama-sama pa kayo. Yun yung sinasabi nila dito sa Signal Ultra, pare. Oh, speaking of patong-patong, problema na ngayon ng patong-patong ngayon dito for the side of Signal Ultra. Kasi kung papansinin mo, ha, Marky dito, halos sumasabay na talaga sa items and given si Hate uncontested on his farm. Oo. Look at that, holy crystal na. Ang bilis. Ang bilis. Hula ko, meron pa yung ano, glowing wand, ice queen wand, tapos holy crystal. Pwede. Ibang klase yan. Tatlong mage item ang nabuo na kagad dito ni Marky Given. Yung space din kasi nagpinapin-pinrovide nila G. Oh. Saka ni Kyrie. Oo, oh, ayan o, oh, grabe, natutunaw. Natutunaw sila dito, pare. Natutunaw yung glue. Medyo mahirap yung gano'n, Kuya Manjin. Pero kasi kung iisipin mo kasi, ano ba ang pantunaw talaga sa glue? Diba, paiinitin mo lang din talaga. Ay, totoo. Diba, totoo. Parang kumbaga sa glue gun. Diba, oo. Paiinitin mo lang. Tunaw yun. Matutunaw yun. So parang, ano, masyadong mainit kasi ngayon ng Onyx PH. Ipapansinin mo, halos hindi humihinto yung ano, yung mga pana. Parang laging kailangan kang ano, parang kung nagkakape ka, lagi kang gulat, lagi ka sapul eh. Tsaka tingnan mo yung score ni Kyrie pala sa pre. Ano yun? 206. Oh. Siya yung may pinakamataas na assist ngayon. Kasama si Jay. Kaso si Jay kasi na-chugi eh. Pero imodya, yung 2 tsaka 6 na scoreline na yan, yan yung combo. Laging magkasama. Magkasama, no? Parehas sila ng KP, kill participation dito sa laro na to. Oo. So, well, pwede natin sabihin this is a low-scoring match. Pero given kasi itong dalawa talaga nito yung nag-make difference eh. Oh, yun na nga, sabi ni Hate dito, sige atakihin niyo ako habang si Rhea namumula. Tumama dito yung trap, killing spree para kay Kyrie, ultimate para kay Hate. Meanwhile, si Keketat ay sinaniba na ngayon ni Anje. Ako po ay tumatakoy na magamit siya ng ultimate pero hindi siya mabubuhay habang Tunawi na naman ang buhay ng Sigma Ultra Onyx Philippines. Gusto na nilang tapusin itong laban na ito. Tama na ang pagbibigay. Hindi pwede ang sanib jutsu ninyo. Onyx Philippines on the verge of victory. Pero sabi nila, teka lang, back muna tayo. Disiplina, disiplina para sa Onyx PH. Hindi nila kailangan i-force yon. Pwede nilang kunin yung Lord since may wala pa naman dito si Imba DJ or they just can simply farm all the resources dito outside of the Signal Ultra base. So, ito na yung ano, Manjin. Mapapansin mo rito, Janus, hindi siya nagkaroon ng magandang early game. This is one of the reason bakit wala rin siya masyadong impact going into mid-game. Now, na-secure na ngayon dito ng Onyx PH yung Lord. Kung kanina walang Lord, paano pa ngayon? Na meron. Na meron. Isang tore na lang ngayon ang humihinga sa side ng Signal Ultra. Meanwhile, yung Onyx inuubos na lahat ng resources nila. Ang hirap na nito pare, no? Kasi tignan mo yung dalawang may tatlo sa Onyx, walang deaths. Oo. And yung mga may deaths pa, ito yung may mga karapatan na matumbay. Yung tank, at saka yung nasa XP lane. Exacto. Even Kyrie, no? He has overall impact sa buong mapa. Hindi siya napipick off dito ng Signal Ultra. Napakahirap na sitwasyon para sa Signal Ultra. Paano kaya sila makakambak dito, Rob? Hindi rin kasi sila makalapit eh. Ang hirap eh. Ayos, even sobrang tanky na rin ng Onyx PH eh. Oh man, Onyx. Now, attacking the bottom tower. Nawala na yung Tori dito, nawala na rin si Keke Dot at mukhang eto na nga ang nail in the coffin. Tatapusin na nga nila ang buhay ng Signal Ultra dito. There you have it, Onyx Philippines sweeping Signal Ultra. And yes, this winning moment is brought to you by Head and Shoulders. And kitang-kita mo naman sa mga ngiti ng mga players dito ng Onyx PH. Wow! Getting ahead of their group, Manjin. Wow. Top 2 na sila of Group A. 15 points. Kung hindi ako